Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating Vesper Worship Service. Ngayon po ay pang ilang linggo na po natin sa ating Vesper ho. Nevertheless, ako po ay natutuwa again at nababalitaan ko po na kayo po ay nasa pangangalaga pa rin po ng ating Panginoon at wala po nagkakasakit at wala pong nanghihina sa bawat isa po sa atin at sapagkat patuloy tayong pinalalakas ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mong bawal magkasakit. Ito po yung panahon na mag-take po kayo ng maraming vitamins at kung may pagkakataon po kayo, paaraw din po kayo kagaya ng ginagawa po namin ni Ate Beth. Pagkagising po namin, mag-ayos lang po ng konting almusal. Pagkatapos po ng mag-ayos, ay kami po ay nagpapaaraw, no? At dahil nga ay nandito lang sa loob ng tahanan, kailangan po natin din yung tinatawag na vitamins na nagagaling po sa araw. Malaki rin pong tulong yun sa tinatawag natin antibodies, no? So ito po yung mga bagay na wag ho natin kakalimutan, no? Yung vitamins at malaking bagay din ho yung tinatawag para sa ating antibodies, yung matutulog ng maaga at higit sa lahat po ay huwag kayong ma-stress, no? At habang nandito po tayo sa ganitong sitwasyon, no, konting-konti na lang po, konting-konti na lang po at matatapos na po ito, nagkikita-kita na po tayo, magkakaroon tayo ng fellowship again. However, we will have a new norm. Ibig sabihin ng new norm, magkakaroon po tayo ng adjustment, no? Kagaya nung nabanggit ko nakaraang linggo, ay medyo mag-adjust tayo pagdating sa kamayan, pagdating po sa pagbabatian, pagdating po sa paggamit po ng face mask, dahil po ito yung pag-iingat na kinakailangan po natin dito sa pagpasok natin sa tinatawag na bagong normal sa ating pagsamba at pag-awit at paglilingkod sa ating Panginoon. At maraming salamat din po sa ating ginagamit na technology. No, na nakaraang linggo, meron po ako natutuwa yung tinatawag na Google Meet, no? At na-meet ko po yung iba natin mga kapatiran sa magitan po ng Google Meet at marahil sa mga susunod pong araw ay mamimit ko rin kayo. Marami pala, no? Meron ding Google Meet, merong Zoom, merong Messenger na pwedeng tayong mag-meet at nakaka-excite ho dito dahil nakakapag-usap at nakakapag-talastasan at higit sa lahat nagkakaroon ng pagpapalakasan sa bawat isa. Napakalaking tulong po yon, tinatawag na pagpalakasan, lalo higit sa ngayong panahon po, no? Kaya sabi mo sa katabi mo, umating ka na ng care group, no? Importante po sa ngayon yung tinatawag nating care group. So wag ho natin kakalimutan yon, yung pagpunta ho, pag-attend, ay hindi ho pala pagpunta, pag-attend ho muna sa ating tinatawag na care group. Alam niyo po, gustong-gusto ko na ho magpunta diyan, kaya lang ho talaga napipigilan lang po ako ng boundary ng Cavite at sa Laguna. Ang balita ko po, medyo mahigpit pa ho dyan sa pagpunta na Laguna. Pero dito sa Cavite, ay medyo iba ho, nakakapunta na at pwede na hong makapunta sa ibang lugar na hindi kasing higpit nung dati. Pero tinitignan pa rin ho ngayon kung medyo tataas pa rin yung bilang ng may COVID-19 at babalik ko sa paghihigpit. Pero praise God ho, ay wala pang balita ng hindi maganda. So patuloy po tayong manalangin. This is the time that we need to pray more for one another, no? At napaka makapangyarihan po ng panalangin. At kaya tayo nandito sa ganitong sitwasyon because of your prayers, no? At higit sa lahat po, please allow me this one again, no? Maraming salamat din po at sa patuloy niyong panalangin, pag-support do sa ating home construction sa ating church. Ang balita ko po ay more or less meron lang po tayong 2 weeks para matapos itong church po natin. Nevertheless, hindi lang po panalangin ang kailangan po natin, kailangan din po natin tinatawag na financial provisions, no? Kaya kung kinakatok po kayo ng ating Panginoon o kinakausap upang magbahagi po ng financial provisions po, please do contact Tito George, no? At kailangan po natin yung tinatawag na financial provision upang maduktungan o mapatungan o magkaroon ho ng provision sa ating pong tinatawag na church construction, no? So again, thank you very much and I praise God for this wonderful night that God has given to us, most especially po dito sa ating Vesper. So ngayong gabi po, ito ay, o nga pala, kung meron kayong gusto ipa-announce, please do text me or PM me or
Alam niyo naman yung number ko, 0-0933-858-7400. 0-0933-858-7400, o kaya yung PM niyo po ako sa ating high price pill na Facebook, o i-PM niyo po ako doon pag meron kong gustong ipa-announce, no? At maraming salamat din po sa pag-invite niyo sa akin at sa ating care group. Okay? So, ngayong gabi pong ito, meron po tayong pag-uusapan na isang patungkol na bagay na napakahalaga. Ito po yung tinatawag na panalangin na merong init, merong apoy na panalangin, no? So, ang title po ng message natin ngayong gabi ito ay pamagat na A Passion for Prayer. Ibig po ng passion yung init, yung naglalagablab, yung desire ng panalangin. It's a passion for prayer. Ang pagbabatayan po ng message po natin ngayong gabing ito, yung inyong pinag-uusapan pagdating ho sa prayer, sa Colossians chapter 1, verse 9. Sounds familiar? Siguro natatandaan nyo ito. Ito yung topic nyo sa inyong care group. Colossians chapter 1 verse 9. Ito po ang sinasabi. Please allow me to read this one. Ang sabi po doon ay, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will. Isa po, no? We have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will. Diyos ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyong pagpapalakas, pangangalaga, paggabay sa bawat isa po sa amin. Panginoon, tunay Panginoon, nalagpasan namin itong ilang buwan neto na hindi kami nagkakasakit. Bagkus Panginoon, ay pinapagaling mo kami at higit sa Panginoon, pinuprovide mo ang bawat pangailangan namin. Salamat po, Panginoon. So, ngayong gabing ito, Panginoon, papupurihan ka namin, pasasalamatan ka namin, Panginoon, sa magitan po ng pakikinig at pag-aaral ng iyong salita, lalong higit sa importanteng bagay na iyong itinuro sa amin, ang panalangin. Panginoon, naway ikaw makita at madinig at ikaw, Panginoon, magsalita sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itong samot dalangin namin. Amen at amen. Pansinin po natin yung nakasulat dito. Ang nakalagay po dito is, we have not stopped praying for you. No? Itong salitang ito ay hindi lamang ordinaryong sentence, kundi itong salitang ito ay binabanggit po nung sumulat na si Pablo at sa mga taga-Colossians na yung kanyang panalangin ay hindi humihinto. No? Ang salita niya rito ay yung aking panalangin o yung aking mainit na panalangin ay hindi humihinto. No? Kumbaga, yung kanyang prayer dito sa iglesyang ito ay merong apoy, merong init, merong tinatawag na kasabikan do sa kanyang panalangin, no? So itong bagay nito ay isang katanungan sa mga bumabasa nito, bakit kaya itong prayer ni Pablo ay merong tinatawag na passion o merong init? Na minsan, nakikita natin, nadidinig natin sa mga mananampalataya, ba't ganun ang prayer ng aking sister, ng aking kapatid, na para bang walang passion, parang walang init, parang hindi ko feel, parang ganun. Pero itong prayer ni Pablong ito, nung sinabi niya rito, we have not stopped praying for you, yung mga taga-Colossae, nung sinabi niya ito, kung babasahin sa salitang Grego, merong tinatawag na init, merong passion na hindi mauubos, na kapag binasa nito ng mga taga-Colossians, ay tuwan-tuwa sila at galak na galak sila sapagkat mayroong init na hindi lamang basta-basta ito sinabi ni Pablo. Para yung panalangin ng ating Panginoon na pwede natin gawing modelo na kapag nanalangin din ang ating Panginoon ay mayroong tinatawag na init o passion, no? Yung kanyang panalangin, no? Na kapag siya yung nanalangin, he would pray, yung ating Panginoon sa Kristo, kapag siya yung nanalangin, he would pray as often as he can. No, yung madalas, hindi lang may oras, kundi as many as he can. Sabi nga doon sa Mark chapter 1 verse 35, masabi doon, very early in the morning, pag sinabing very early in the morning, ibig sabihin madaling araw ito, no? Hindi yung nakamataas ng araw, no? Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Siguro hindi pa siya nag-aalmusal, no? Tumayo kaagad siya, sinabi rito sa ano, yung pagtayo niya, bumalikwas kaagad siya na parang mahuhuli na siya sa pagpasok sa school, mahuhuli na siya sa pagpasok sa opisina, yung biglang balikwas na ganoon at siya ay nanalangin sa isang lugar na matahimik,
Para ba yung pinanggalingan niya hindi matahimik. So gusto ba niya pa ng mas matahimik, no? Where he prayed. Ito yung sinasabi rito na ganitong oras, anumang oras ay siya ay mananalangin. At kapag siya ay manalangin, no? Hindi lang yung madalas, kundi pag binigyan siya ng pagkakataon na siya ay mag-isa, o kaya is nagsosolo lamang na hindi niya kasama yung mga disipulo, siya ay mananalangin din. Kagaya nung sinabi sa Luke chapter 5 verse 16. But Jesus often withdrew to a lonely place and prayed. Sinasadya niya na aalis siya, pupunta siya sa isang lugar, nakasama niya lang, siya lang mag-isa, nakikipag-usap lang siya sa Ama na sa langit, at sasadyain niya na manalangin, nandun yung kanyang kauhan, nandun yung kanyang gutom, nandun yung kanyang pagnanasa, pagdating ho sa tinatawag na panalangin. Ang dami hong record sa Bible na kapag nanalangin ang ating Panginoon, it comes with passion, merong init, no? At pag nanalangin siya, hindi yung panalangin niya na basta matapos lamang, yung panalangin niya na basta may masabi lamang, kundi minsan pag nanalangin siya, maghapon, buong gabi. Sa Luke chapter 6 verse 12, siguro ito, hindi ko kaya ito. No? Sa Luke chapter 6 verse 12, ang sabi doon, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Pero yung maghapon nito, overnight, pamorningan, ganito manalangin ang ating Panginoon. At hindi lang ganun. Ang tindi ng intensity kapag nanalangin ang ating Panginoong Hesus. Sa Luke chapter 22 verse 44, naka-record doon, kapag siya nanalangin ay ganito, Luke chapter 22 verse 44, ganito. And being in anguish, he prayed more earnestly and his sweat was like a drop of blood falling to the ground. Siya lang po ang nakalagay sa record hanggang sa ngayon ho. Hindi pa ito nagagawa na ibang mananampalataya na kung manalangin ay parang may dugong lumalabas sa kanyang ulo. Ganon katindi, ganon kasigasig, ganon kainit, ganon nag-uumapoy yung kanyang panalangin. At sa ganitong larawan, ito po yung sinasabing the passion ng panalangin. At pag ganito rin ang manalangin, ganito rin ang manalangin, mayroong init, pero hindi pa nakalagay yung record na may dugo sa ulo ni Pablo. Pero ganito kainit din manalangin si Pablo. Alam niyo po, nung nagpunta po ako sa Israel, no? Nung nagpunta po ako doon sa Wailing Wall, no? Meron akong naitanong doon sa aming guide. Ang tanong ko sa kanya ay ganito, tuwing kailan sila nananalangin doon sa Wailing Wall? Ang sagot sa akin ay ito, kung manalangin sila ay 24 oras. Nagulat ako, ha? 24 oras? Hindi na sila kumakain. Hindi, sabi niya, merong shifting yan. Ibig sabihin na merong shifting, hindi naman sila nag-uusap kung ano oras sila mananalangin, pero hindi sila tumitigil manalangin doon sa Wailing Wall. Bagamat hindi sila nagkakaalaman kung ano oras man na matatapos siya manalangin, kung ano oras siya mag-uumpisa, pero meron 24 oras sila manalangin. So yung panalangin nila, they prayed with passion. Bakit ho? Bakit kaya ganun? Bakit kaya ganun manalangin si Pablo? Bakit kaya ganun si manalangin ating Panginoon? At bakit ganun din manalangin itong mga taga-Israelite hanggang sa ngayon? Ano yung nakikita nila? Ano yung meron sila? Ano inihayag sa kanila ng ating Panginoon kung bakit kung manalangin sila with passion at merong tinatawag na init yung kanilang panalangin, no? Sapagkat alam nila na kapag sila ay nananalangin, nandun yung presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng presensya, nandun ang presensya, hindi sa kalayuan na nakikinig ang ating Diyos, kundi nandun mismo. Ito, kung sa kanila nalangin, nandun ang Diyos. Malapit, kung pwede mo lang siyang hawakan, mahawakan mo siya. Kung pwede mo siyang maakap, maakap mo siya. Kung pwede mo siyang maakbayan, maakbayan mo siya. Ganon kalapit na nadidinig ng ating Panginoon yung panalangin natin.
Naalala ko tuloy yung istorya kung si Dr. David Elkin, isa po siyang psychologist na minsan pinatawag siya sa eskwela ng kanyang anak upang obserbahan yung kanyang anak. So nagulat siya, bakit siya yung pinatawag para obserbahan yung kanyang anak sa loob ng eskwela. So natakot siya, baka gumiginawang kalokohan yung kanyang anak, baka naging malikot yung kanyang anak, o kaya maging palasagot yung kanyang anak. Pero nung nandun na sila sa loob ng eskwela, nadinig niya yung mga bata kung paano sila mag-usap. Siguro elementary pa lang yung kanya anak. Nadinig niya yung mga klase ng kanya anak kung paano mag-usap. Isa sa mga nadinig na nag-uusap doon sa klase na yun, yung nadinig ni Dr. David Elkin, ang sabi ng isang bata, yung tatay ko, doktor. Mayaman siya, pag mayroong nagpagamot sa kanya, malaki yung bayad sa kanya, at higit sa lahat, dahil doon sa malaking bayad sa kanya, dahil doktor yung anak ko, may sarili kami yung swimming pool. Aba, yung isang bata, hindi nagpatalo. Ang sabi ng bata, ayun, tatay ko naman, lawyer. Dahil attorney yung tatay ko, kilala siya sa aming bayan, at since kilala siya sa akin sa aming bayan, presidente siya ng isang malaking kumpanya. Hindi nagpatalo yung isang bata. Sabi ng isang bata, yung tatay ko ay may-ari na isang kumpanya. At dahil may-ari na isang kumpanya yung tatay ko, meron kami eroplano. So yung isang bata, ang tatay niya ay doktor, isang bata tatay niya ay lawyer, isang bata tatay niya ay may-ari ng kumpanya. Biglang sumagot yung anak ni David Elkins. Ang sagot ng anak ni David Elkins, yung tatay niyo ay lawyer, yung tatay niya ay doktor, yung tatay mo ay negosyante, pero yung tatay ko, ayan o, pinapanood ako. Kasama ko sa aking klase. Ito yung gustong madinig ng mga guro ni Dr. Elkins, na pinagmamalaki niya yung kanyang tatal, hindi dahil mayaman, hindi dahil negosyante, hindi dahil doktor, kundi kasama niya parati ang kanyang tatay. So hindi naalis na nag-arose ngayon yung curiosity ng mga teachers. Ang sabi ni Dr. David Elkin sa ito, your presence means more than anything else to your children. More than your money, more than your position, or even your work, more than the toys you buy to them. Your time means for them than anything else because it says, I care. The presence of the father, or the presence ng father, ni David Elkins, or the presence ng niya sa kanyang anak, ay higit pa sa pera, higit pa sa position, higit pa sa trabaho, higit pa sa laruan, dahil sa presensya ng kanyang tatay. Ito yung sinasabi ng anak ni David Elkins. Ito rin sinasabi ni Dr. David Elkins. Ganon din po tayo. Higit pa sa kayamanan, higit pa sa pera, higit pa sa pagpapala, higit pa sa biyaya, sapagkat nandito mismo at kasama natin ang ating Panginoon kapag tayo nanalangin. Bakit po? A lot of Christians are praying for blessings, but they tend to forget the giver of the blessings. Nandun po yung namimigay ng pagpapala sa atin, nakasama natin kapag tayo nanalangin. Alam ito ng ating Panginoon Jesus, na kapag siya'y nananalangin, kasama niya yung kanyang ama. Alam din to ni Pablo, na kapag siya'y nananalangin, kasama niya ang ating Panginoon. Ikaw, alam mo ba, na kapag ikaw'y nananalangin, kasama mo ang ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mong, kasama mo ang ating ama kapag tayo nananalangin. That's why when we pray, kasama natin ang ating Panginoon. Sabi mo sa sarili mong, now you know. Anong sinabi po sa Luke chapter 18 verse 1? Should always pray and not give up, dahil kasama natin ang ating Panginoon. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan, kaya ganito yung passion pagdating mo sa panalangin, dahil alam na ating Panginoon kasama niya ang kanyang amang nasa langit. Na kapag nanalangin po si Pablo, kasama niya
yung ating Amang nasa langit, na kapag tayo ay nanalangin, kasama niya, kasama natin ang ating Amang nasa langit. That's why nandun yung tinatawag na passion, continuous prayer, because alam natin, nakasama natin ang ating Panginoon. Na kapag tayo nanalangin, ang bawat bigkas ng ating salita, ano man ang ating salita, ito may Tagalog, English, Ilocano, Kapampanga, no? Naintindihan ito ng ating Panginoon. Ano man ang sinasabi mo, hindi lang naintindihan, pati yung nararamdaman, naintindihan ito ng ating Panginoon. He understands every words that we are saying. Meron daw isang mama na naimbitahan sa Japan na magsalita. He's a motivational speaker. At kapag siya ay nagsasalita, maraming tumatawa, maraming nagagalak, maraming humahalakhak, kahit siya imbitahan. Pero pagdating niya sa Japan, nung siya ay nagsalita, kahit anong joke ang sabihin niya, kahit anong paano siya magsalita, parang hindi niya ma-motivate yung kanyang ano, yung kanyang audience, no? Sabi niya, mukhang mapapahiya yata ako dito. Ah. Hindi ko mapatawa, hindi ko mapa-oo, hindi ko mapahindi, hindi ko mapalakhak yung aking listeners. So parang frustrated na siya. So after 30 minutes of speaking, mupo na siya, pinalakpak siya ng tao, mupo na siya at mayroong isang tumayo. Yung tao na yon na tumayo, na nagsalita, "Ba, mantakin mo? Tawa ng tawa yung mga audience na hapon. Sumakit yata yung dyan, yung iba nalaglag na sa upuan ng katatawa doon sa nagsasalitang hapon na yon. At pati siya, kahit hindi niya naintindihan, parang gusto niyang tumawa, pinalakpakan niya, no? Tuwan-tuwa siya dahil tawa ng tawa yung mga tao na yon. So pakikinig sa speaker na yon, kahit hindi niya naintindihan, sa kanyang pagpalakpak, sa kanyang pagtawa, yung katabi niya, sabi nga nun, sa kanya, sabi sa kanya, "Wag ko kayong pumalakpak. Wag kayong tumawa." Sabi, "Bakit kaya? Bakit hindi ako tatawa? Eh, tumatawa yung mga, hindi ko nga naintindihan, tumatawa sila eh. Di, napapatawa na rin ako. O kaya, pumalakpak sila, di papalakpak ako na rin ako." Pero pinigilan siya nung katabi niya. So, hindi niya matistinanong niya, "Bakit mo ako pinipigilan tumawa? Bakit mo ako pinipigilan pumalakpak?" Sumagot yung katabi niya. Ang sabi ng katabi niya, "Eh bakit ako ipapalakpak? Bakit kayo tatawa?" Itinatranslate lang naman nung tagapagsalita yung kinuwento mo, yung sinabi mo. Nagulat siya. Yung palang speech niya, yung palang motivational speech niya, tinatranslate lamang nung tagapagsalita. Ang ating Panginoon, kapag tayo na nalalangin, kapag tayo ay tumawag sa Kanya, kapag tayo ay humiling sa Kanya, nakasama natin siya, nakatabi natin, hindi na kailangan ng translator. Hindi na kailangan na, "Lord, naiintindihan ba yung aking sinasabi? Lord, naunawaan mo ba yung aking nararamdaman?" Hindi na. Apostle Paul and our Lord Jesus Christ, they knew that our Father in Heaven can understand kung ano po yung sinasabi natin. Hindi na kailangan ng translator. That's why when they pray, there is that passion. Alam ng ating Panginoon sa Kristo, alam ni Apostle Paul, na kapag siya'y nanalangin, continually, kaya continually yung kanilang panarangin with passion, dahil alam nila na kasama nila ang kanilang Amang nasa langit at higit sa lahat, na uunawaan hindi lamang yung salita kundi ang iyong nararamdaman. Kaya sabi mo sa katabi mong, feel ka ng ating Panginoon, nararamdaman ka niya at nauunawaan ka. So ito po yun, kaya meron silang passion dahil nauunawaan at kasama. Ito yung bagay na merong init. At hindi sila nanalangin sa isang Diyos na basta-basta o you just. Kapag sila'y nananalangin, kapag sila'y nagpe-pray, alam nila na kanilang kausap, ang kanilang tinatawag, yung tinatawag na the bread of life. Mabubusog sila at alam nila yung kapasidad nung kausap nila. Alam nila kung ano yung pwedeng ibigay. Alam nila kung ano yung pwedeng i-offer nung kausap nila.
Kaya minsan pag ako nanalangin, Lord, answer their prayer beyond what they ask for. Higit pa sa ating panalangin. Minsan daw, isang tao pumasok sa loob ng isang bread shop o sa isang bakery. No? Ang sabi ng taong nagugutom, sabi niya ganito, pwede mo makahingi ng tinapay. Nakausap niya yung may-ari at sabi niya, wow, good! Gusto mo ng tinapay, alika rito. Pinapasok niya sa loob ng bake shop at dinala niya yung tinatawag na cookbook ng tinapay at pinakita niya rin sa pulubi o sa mahirap na tao kung paano gumawa ng tinapay. Ganito ang sukat, ganito ang kutsarita, ganito pagpainit, paggawa ng tinatawag na tinapay. Ang tagal ng paniliwanag kung ano yung pagpapano yung tinatawag na paggawa ng tinapay. So napatingin yung mama doon sa may-ari. Ang sabi ng mama na humihingi ng tinapay, sabi niya, gusto ko lang naman ng tinapay eh. Gusto ko lang kumain ng tinapay. Sabi ng may-ari, very good, tinanong mo sa akin yan. No? Hindi lang yung cookbook ang aking papakita sa iyo, ipapakita ko sa iyo yung masahan namin, yung makina namin, kung paano gumawa ng tinapay. Alika rito, dinala niya rin sa isang kwarto, pinakita rin yung paggawa ng tinapay, pagmasa, pagputol, pagluto, ng paggawa ng tinapay. Napatingin uli yung mama. Ang sabi ng mama, gusto ko lang naman ng tinapay eh. Sabi ng may-ari, very good! Gusto mo ng tinapay? Alika rito. May papakita ako dito sa labas ng bakery ito. Nakita mo itong tindahan ko? Itong tindahan ko, mas maganda, mas presentable, kaysa doon sa mga ibang bakery na doon. Doon sa bakery na yan, walang masyadong kumakain ng tinapay. Pero dito, marami dumadayo para kumain ng tinapay. Gusto mo ba ng tinapay? Sabi ng mama, ayoko na. Nawala na ako ng ganang kumain ng tinapay. Mga kapatid, mga kaibigan, yung tinapay na ating pinapanalanginan, na kapag tinanggap natin, napakalaki, napakaluwang at hindi na sa ating ipapaliwanag kundi alam na natin kung paano tayo tugunin ang ating Panginoon. Hindi na ito sasabihin pa kundi kapag tayo nanalangin, merong kasiguruhan tayo na yung ating panalangin ay tinanggap, nadinig at ito'y tutugunin. Hindi na magpapaligoy-ligoy sapagkat nararamdaman ng ating Panginoon ang iyong kalagayan. Nararamdaman ng ating Panginoon at naunawaan niya yung iyong pinagdadaanan, ang iyong kahinaan, ang iyong kagutuman, ang iyong kauuwan, naunawaan din ng ating Panginoon. And our God will answer your prayer, our prayer, in His own perfect timing. The reason Paul have this kind of prayer or a passion of prayer is because alam niya. Hindi humihinto si Pablo na manalangin sapagkat alam niyang kasama niya ang ating Panginoon. Ganon din tayo. Perhaps we're thinking that when we pray, ang layo ng Panginoon. Hindi siya katabi natin. No. Kasama natin ang ating Panginoon. Nadidinig niya, nauunawaan niya yung ating panalangin. At kapag siya'y tumugon, na minsan nakalimutan natin ang ating panalangin, minsan higit pa sa ating pangangailangan. In His own perfect timing. Kaya lang, when we pray, sometimes, na out of focus tayo. Mas nakikita natin yung sakit, mas nakikita natin yung problema, mas nakikita natin yung kahinaan natin, mas nakikita natin yung pangit na meron tayo. Nakakalimutan natin yung kapangyarihan, yung presensya, yung kapasidad ng ating Panginoon kapag siya'y tumugon sa panalangin. Itong gustong-gusto ng kalaban, ma-out of focus tayo. Itong gustong-gusto ng demonyo na hindi natin makita na kasama natin ang ating Panginoon, na hindi natin makita yung nanaunawaan ng ating Panginoon, ang ating kalagayan, na hindi man niya makita na
na alam niya yung ating pangailangan na mas malaki kung tumugon ang ating Diyos. Hindi ito papakita ng kalaban sa i-focus tayo ng kalaban sa mga pangit at hindi maganda. Minsan daw, isang babae ang maghahanap ng aso dahil nauso yata yung nakawan sa lugar nila. So, kailangan niya ng aso na para maging guide dog. Kapag may dumarating na tao, tahol ng tahol. Para alam nila kapag may tao. Eh, since ito lang yung nag-iisang tindahan ng aso doon sa kanilang lugar, ang sabi ng may-ari ng aso, wala na ho kami natitirang aso na malalaki para maging guard dog. Pero meron ho kong isa pa rito na pwede rin hong gawing guard dog. Natuwa yung yung bumibili. Ang sabi ng bumibili, asa na? Bibiling ko yan. Kailangan ko ng aso. So pinakita ng may-ari yung kanyang alagang aso na pwede niya ibenta, yung asong Sichu. Sabi ng may-ari, ha? Pwede bang guard dog yan? Paano matatakot yung mga magnanakaw? Eh, kalihipitin niya Sichu na yan para maging guard dog na magbabantay na aking bahay. Ba, sabi ng nagtitinda, aba, ibang klaseng aso to. No? Karatista tong asong ito. Tong Sichu na ito, karatista. Nagulat yung bumibili. Talaga, karatista. Subukan ko nga kung talagang magaling sa karate yung Sichu na yan. O sige, sabi niya. Inutusan niya yung Sichu. Sichu, karatihin mo yung silya. Pagkasabi ng karatihin mo yung silya, sabi ng Sichu, yapak! Ba, basag yung silya. Nasira yung silya. Di gusto pang patunayan yung bumibili. Bang galing ah. Itong lamesa, itong lamesa. Sichu, karatihin mo itong lamesa. Ginawa si Sichu, putol yung lamesa. Ba, magaling tong Sichu na ito. Sige, kukunin ko yung Sichu na yan. Bibilin ko yan. Meron na kaming guard dog. Pagdating sa bahay, nakita ng mister yung binili ng misis na Sichu. Sabi ng mister, ano kang klaseng mamamimili? Bakit yung Sichu na yan, ang binili mo, paano magiging guard dog yan? Sabi ng misis, aba, magaling sa karate yan. Sumagot yung mister, karatihin mo, puwet ko. Hanggang ngayon, no, nasa ospital yung kanyang mister. Kinarati yung puwet. Ito po, minsan, yung nangyayari sa atin, na out of focus po tayo. Hindi natin nakikita yung kapasidad ng ating Panginoon. Hindi natin nakikita yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Nakafocus tayo sa tinatawag na problema ng ating buhay. Nakafocus tayo doon sa hindi maganda. We focus on what God can do for us. God, when we pray, God is present. When we pray, God can understand our prayers. When we pray, God will answer our prayers according to His richness. Nauunawaan ito ng ating Panginoon at ito'y kanyang tutugunin sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. That's why when Paul pray, he pray with passions and continually. Ganun din po tayo. When we pray, sometimes without any passions o walang init, isipin natin, kasama natin ang ating Panginoon kapag siya pag tayo nag-pray. Nauunawa na ating Panginoon kapag tayo nag-pray. At pag tumagun ating Panginoon, malaki yung kanyang katugunan sa bawat sa atin. Na kapag ito'y pinag-pray natin. Magtatapos po ako sa ganitong istorya. Ay, salamat ako sa si Pastor. No? Si Wesley Autry, isa po siyang taga New York, nabalitaan po siya na isang mabait na tao, no? Isang araw ho, habang siya papasok na sa trabaho, doon po kasi sa New York, mayroong tinatawag na underground na train, no? At doon nag-uumpisa yung sali-salimuot na mga train. Sa isang normal na araw, papasok si Wesley Autry sa kanyang trabaho. At siya sasakay ng train papasok sa kanyang trabaho, parang tutuban, parang ganoon, no? Papasok siya, no? So, sa kanyang pag-aabang ng train, napansin niya na merong isang tao na inatake ng tinatawag na karamdaman, no? Ibang parang na ano siya na parang nagkaroon ng seizure, no? Hinimatay, bumagsak na sa railroad track. At pagbagsak sa railroad track, parating na yung train.
masasagasaan itong taong ito. So instinctively, tumalon itong si Wesley Autry doon sa taong yon. At pagtalo niya, ang ginawa niya, lumusot siya roon sa ilalim ng train, kinuha niya yung tao at kanyang dinaganan. At nung kanyang dinaganan, dumaan yung train doon sa pagitan ng mga gulong at ramdam na ramdam ni Wesley Autry, yung mga bakal na nasa likod niya ay humahangin at halos ganito lang at masasagasaan na siya yung likod niya kasi nandun siya sa pagitan ng gulong nung train. To cut the long story short, nasagip niya yung tao at pagkasagip niya sa tao, binigyan siya ng tinatawag na papuri ng mayor at mga opisyales ng New York dahil sa pagkakasagip niya doon sa isang tao. Nagkaroon ng panibagong buhay, panibagong pag-asa yung taong kanyang sinagip na isa. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoon Jesucristo, maraming tao hindi kumilala. Pero sinagip niya hindi isang tao, kundi yung buong mundo. At doon sa buong mundo ngayon, kasama ka. Nangyari ito 2,000 years ago nung siya ipinako sa krus ng Kalbaryo para ipakita sa bawat isa sa atin yung kanyang pagmamahal. Puro ipang ipadama sa atin yung kanyang pag-ibig. Tayo sinagip niya na imbis na tayo yung mapako sa krus, imbis na tayo yung maparusahan, imbis na tayo yung makaramdam ng galit ng ating Amang nasa langit upang maibalik yung tinatawag na relasyon. Ang ating Panginoon Jesucristo ang nagsagip po sa bawat isa po sa atin. At magkaroon tayo ng kapangyarihan na lumapit at manalangin. The reason Paul have developed the passion for prayer because he also knew that he was saved by our Lord Jesus Christ. Nandun yung kanyang init sa panalangin. Nagkaroon ng init ng panalangin po itong si Apostle Paul sapagkat alam na alam niya nakatabi niya lamang, kasama niya lamang ang ating Panginoon saan man siya magpunta. Alam na alam niya na ang bawat sitwasyon ng kanyang buhay nararamdaman din to ng ating Panginoon. Alam na alam niya na kapag siya'y nanalangin, tutugunin ang kanyang panalangin na higit pa sa kanyang hinihiling. Alam na alam niya na sa gitna ng kanyang kasamaan, iniligtas siya ng ating Panginoon. That's why Paul have that passion in prayer. That's why when he prayed with fire. Sana ganun din po tayo. Let us develop that passion in prayer. He's just waiting for us. Hindi yung pagnanalangin kay basta matapos lang yung prayer. Hindi yung pagnanalangin kay basta maihinga mo lang yung sama ng loob mo. No. When you pray, our God is right beside you, very near to you, listening to you, understanding you, feeling you. Kasama mo niya, kinakausap, nakikinig siya sa iyo. So when we pray, we need to pray with passion. Develop that kind of prayer. Because our God is listening to us. Let us pray. Aming Panginoon, ang mga pangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po. Meron kaming kasiguruhan na nakikinig ka sa aming panalangin. Sa katunayan, Panginoon, kasama ka namin. At kapag nakinig ka, Panginoon, sa aming panalangin, ay wala ka sa malayong lugar, kundi nandito ka, Panginoon, na kasama ka namin. Nauunawaan, nararamdaman ang bawat panalangin namin. Salamat po, Panginoon, at hindi mo kong pinababayaan. Turuan mo kami, Panginoon, i-develop sa aming Panginoon yung passion of prayers. I-develop sa amin yung init ng panalangin, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, sa ganun sitwasyon na aming nararamdaman. Sitwasyon, Panginoon, na walang kasiguruhan. Sitwasyon, Panginoon, na merong kaba, merong takot, merong pangamba.
para sa aming pamilya, para sa aming kinikita, para sa aming pangarap, para sa aming pamumuhay. Lord, give us that assurance that you will never leave us nor forsake us. Give us that assurance, O God, you have a great plan for each one of us. Give us that assurance, Lord God, that you will comfort us, strengthen us, Lord God, so that when we pray, O God, we pray with passions, with eagerness, with continuity, O God, and make our prayer, O God, our lifestyle. Lord, we continue to pray yung aming High Praise Church sa 4A, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We continue to provide and we'll continue to provide sa mga pangangailangan namin, Panginoon. Lord, touch every members, Panginoon, o hindi man members ng High Praise Church to donate, O God, para matapos o magkaroon ng katuparan ang iyong pilinahan ng iglesia, Panginoon. We believe, O God, as we bless your work, O God, you will continue to bless us as well. 3 times, double portions of your richness, O God. Salamat po, Panginoon, at hindi mo kong pinababayaan. Iniingatan ang bawat pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at hindi mo kami iniiwanan. Salamat po, Panginoon, at parati ka namin kasama. Parati kami, Panginoon, iniingatan. Lord, salamat po, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. Lord, we pray continually for the expansion, for the multiplications of your High Praise Church, O God. Panginoon, pinagkatiwala mo sa amin to. Hindi mo kami dinala rito upang pabayaan. Bagkus, Panginoon, dinala mo kami, Panginoon, dito upang palakasin, palaguin, padamihin, Panginoon, upang marami pang kaluluwa ang makakilala sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Maipakalat ang balita, Panginoon. Ang mga taong walang pag-asa magkakaroon ng pag-asa, Panginoon. Ang mga taong nahihina magkakaroon ng kalakasan. Ang mga taong walang kasiguruhan magkakaroon ng kasiguruhan. Ang mga taong walang kaligtasan ay magkakaroon ng kaligtasan, Panginoon. Lord, salamat po. Gagamitin mo ang bawat mananampalataya, ang bawat anak mo, Panginoon, sa High Praise. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon, patnubayan at gabayan. Panginoon, panalangin din namin ang iyong iglesia, ang High Praise Church, Panginoon, sa Visayas, Mindanao. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo siyang ginagamit, iliingatan at naglilingkod sa iyo na mayroong kagalakan. Nawa, Panginoon, parati mo paalala sa amin. Ipadama sa amin, Panginoon, ang iyong walang hanggang pag-ibig, pagmamahal. Ipadama mo sa amin, Panginoon, iparanas mo sa amin, Panginoon, ang bawat plano mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat, patuloy na paggabay, patuloy na pagpalakas, at patuloy na pagpapagaling. Salamat po, Panginoon, as you continue to teach us, O God, to pray with passions, to develop, O God, that prayer with passions, O God. Salamat po, Panginoon, and we will continue to pray, O God, because this is the most important tool na pinakita mo sa aming Panginoon bilang mananampalataya. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. At ngayon, tanggapin natin ang biyaya at pagpapala ng ating Diyos amang nasa langit, ang kapatawaran ng ating Panginoon sa Kristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Sumayo tayo, lumabas tayo sa lugar na ito ng tahanan ng pagsamba na may panibagong kalakasan, panibagong pagpapala at panibagong biyaya. At harapin natin ang buhay na may panibagong kalakasan sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.